Magkano nga ba yung dapat po nating i-budget sa ganitong klaseng kaganda ng bahay? At ito nga pong bahay na pag-uusapan po natin ay pundar nga po ng kababayan po nating OFW na talaga naman po matagal po niyang pinagsikapan ito sa pagtatrabaho at ito na nga po yung resulta. Meron din po itong full video house tour na kung saan makikita po natin yung labas at loob po nito. So sa lahat po pala ng mga viewers natin hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating YouTube channel, i-click lamang po natin yung subscribe button na nakikita nga po natin dyan sa ating screen para ma-update nga po tayo sa mga susunod na upload po natin about po sa pagpapagawa ng ating dream house. So pinakaunang pag-uusapan po natin yung perspective house at yung sukat nga po nitong bahay. So kung makikita naman po natin yung kanyang perspective house, medyo may binago lamang po siya ng konti. So ito po pala ay may sukat na 135 square meters at meron nga po itong tatlong kwarto, dalawang CR, living, dining, kusina at meron din po siyang porch. So pag-uusapan din po natin lahat ng mga materials na ginamit po dito para if ever na ganitong sukat, ganitong design, at least magkakaroon po tayo ng idea kung magkano nga ba yung dapat po nating i-budget sa ganitong klase ng bahay. Ito nga po pala si Mamonette Fernando. Siya po yung kababayan po natin na may-ari nga po ng bahay na nagtatrabaho nga po sa Israel bilang isang caregiver. So 4 years na po siyang OFW at nag-start nga po ipatayo yung kanyang bahay ng September 2021 at na fully finish po siya ng March 2022. Na talaga naman po kanyang pinagsikapan na matagal na panahon para po sa kanyang pamilya at matatawag nga po niyang sariling tahanan pag-uwi po niya sa Pilipinas. Na isa sa pinaka-goal nga po nating mga OFW na talaga makapagpundar po tayo ng sarili po nating lote or lot area na pagpapatayon po ng ating bahay at yung ating dream house. So yung lot area po pala nila is may sukat na 400 square meters at nabili nga po ni ma'am yan sa halagang 1 million pesos. So pag-usapan na po natin yung structural materials nga po nito. At nabanggit nga po natin kanina wala pong arawan dito sa pagpapagawa po ng bahay ni ma'am. Puro pakyawan po siya or fully finished house contract. So unahin nga po natin sa column po nito. Sa wall footing, tie beam, roof beam, gumamit nga po sila dyan ng mga round bar na 10mm and then 12mm. And then sa kabahayan nga po nila yung hollow blocks na ginamit is size 4. Sa septic nga po nito 12mm na round bar and then size 5 naman para sa kanyang hollow blocks. Sa fully finished house contract nga po nito, kasama na po dyan yung kanyang electrical and then yung kanyang plumbing. So pag-usapan naman po natin yung about po sa roofing works po nito, kung ano-ano nga ba yung mga materials na ginamit po dito. Gumamit nga po sila dyan ng channel bar na 2x4x1.5, tubular naman na 2x2x1.5, angle bar na 1.5x1.5x3.16, and then color roof tile span type, gutter flushing, and then kasama na din po dyan yung kanyang spandrel. Ito na po yung kanilang full video house tour na kung saan makikita nga po natin yung labas at loob nga po nitong bahay na talaga naman po napakaganda at talaga naman pong sulit na sulit dahil nga po sabi ni ma'am talagang very satisfied po siya. So dyan nga po sa kanilang fully finished house contract kasama na po dyan yung ceiling, kasama na po yung pintura. Sa tiles nga po nito 60 by 60 centimeters and then bathroom po nila complete set po yan. Sa pintuan nga po nila gumamit nga po sila dyan na one set na twin doors, apat na sets naman na panel door and then two sets na PVC doors. Meron na din po itong built-in cabinets and then napinturahan na nga po yan ng Duco Fan. So windows po nito aluminum awning type. And then kasama na din po dyan yung exterior at interior paint po nito. So patapusin lamang po natin itong video para malaman din po natin kung magkano nga ba yung dapat po nating i-budget or magkano nga ba yung fully finished house contract ng bahay nga po ni ma'am. Mahaba-haba nga po itong video pero sulit na sulit po yung panonood po natin dito para makakuha din po tayo ng design dyan nga po sa pinagawang bahay na kababayan po nating OFW.
ito na po yung pinakahintay po natin, magkano nga ba yung dapat po nating i-budget sa ganitong klase ng bahay at magkano nga po yung fully finished house contract po nito. Umabot po ito sa 1.8 million pesos, labor materials na po yan. At kung kasama nga po lahat ng mga gamit po dyan, umabot po siya sa 2.5 million pesos. So dito na po magtatapos yung ating video at sana na-share po natin itong video. Nakapag-subscribe din po tayo, nakapag-like and then nakapag-comment po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po tayo and God bless all.